Yeah, magandang takbo ka moto. Ang pag-uusapan natin ngayon. What? Yeah, pag-uusapan natin ngayon kamoto ay yung kung gaano ba kahalaga itong oil strainer na nasa ating mga scooter. Yan, tulad nitong sa Honda Click 150. Yan. Oil strainer niya. Yan. Since nag-change oil ako kamoto, ayan, ililinisin natin pati ang ayan yung oil strainer. Ayan kamoto, pag-usapan natin ang oil strainer. Siyempre bago ang lahat, coat of the vlog muna tayo. At ang coat of the vlog sa episode na to ay 1, 2, 3, come on! Ayan kamoto, panagbubukas nito kadalasan ito 17mm socket range or back range o kung anong available sa inyo para mabuksan yung oil filter cap na magandang scooter. Ayan, buksan natin. Ito ka moto, yan, maluwag na yan pero parang lumalaban yan dahil dun sa spring na nasa loob niya. So yan, ikutin nyo lang, tuloy-tuloy lang pag-ikot kasi yung spring yan ay lumalaban dahil yan, sumasagi yan dun mismo sa ayan, ito ka moto, ang oil filter na kailangan binubuksan din natin at nililinisan at chine-check kung nakalagay ba to at gaano ba to ka-importante. Ayan kamoto ang i-discuss natin. Ayan, ito napakasimpleng parts lang ng ano ng makina pero ito malaking halaga to pagdating sa maintenance at pagpapatagal ng yung engine para hindi agad bumigay or magka-problema yung mismong pinaka-engine. Yan. Ano ba kadalasan nito kamoto ang pwedeng maapektuhan kapag ito ay masyado na madumi or hindi niya masyadong nasasala na yung langis na aakyat sa block cylinder block at ganun din sa atin cylinder head. Ayan kamoto, kapag ito masyado na madumi, ayan, kunyari yan napuno ng dumi at hindi na makasala, ayan kamoto, syempre ang posibleng mangyayari niyan, ayan, hindi masyado na akyat yung langis sa black hanggang sa head ng ating makina. Hey! What happened? Yan, sa mga baguhan at sa mga di pa nakakaalam kung ano yung purpose ng yung pinaka ano dito. Yung purpose nito. At kung ba't kailangan salain. Kasi dito po ang area kung saan dumadaan yung pinaka oil packet sa atin cylinder head at pinaka yung makina, yung head ng makina. Yan, dyan po dumadaan yan. Yan
ito yung kamoto yung nagkasala ng kapag bago, lalo pag bago yung motor mo. Ito kamoto yung nagkasala ng mga ano, yung dumi na alam mo, bagong motor, syempre meron pa yung mga dumi na naghahalo sa langis. So ito yung iniiwasan natin na kailangan kapag umakit siya sa cylinder block hanggang sa head ay nasala niya na yung ano, na maiwasan yung mga friction na nagagaling sa langis. Yung mga bakal yan na maliliit na tumitining at naghahalo sa langis at pwedeng mapunta sa cylinder block kapag wala ito. Ayan kamoto, paano ang paglilinis nito? Ito kamoto, pag ganito, hindi naman ganun kadumi, pwedeng punas lang. Pero pag madumi na talaga, dahil matagal hindi na chains oil, yan, minsan namumuo dyan yung pinakalangis, kasama yung dumi, pwede nyo itong linisin ng gasolina. Yan, kasi ito hindi naman ito malambot yung pinakaano niya, yung plastic niya. So pwede yan ilubog sa gasolina, huwag nyo lang ibabad. Yan. Same time ito, ito pwede rin itong punasan na lang kasi may o-ring yan dito kamoto. Yan. Kapag inugasan ng gasolina yan, katagalan, lalo kung nababad ng konti, ay pwede lumambot yan. Ito po yung pinaka, siyempre, para hindi tumagas yung langis. Yan. So ito, hanggat maaari, pwede lang punas-punas lang ito. Itong dalawa na ito, pwede sa gasolina ito. Yan. Pero dapat hindi siya ibinababad. Yan, kamuto ang paglinis niyan. Yan. Tamang punas lang yan. Yan. Papakita ko sa inyo. Ayan kamoto, malinis na yan, pamunas, nabasahan. Yan. Ito kasi kamoto, malinis to dahil yan, regular yung ano nito, chains oil. Yan, pinaka-regular natin ngayon, 2,000 kilometer, every 2,000 kilometer, tayo nag-chains oil. Ayan, syempre sa iba, 3,000. Ayan. Pwede naman yung kamoto kasi ang pinakaano natin sa chains oil natin talaga. Hanggang 6,000. Pero hindi yung recommended kamoto na nandiyan tayo mag-chains oil. So, pero depende pa rin sa inyo yan. Depende kung sa paggamit kasi. Kung malapitan lang naman. Ito kasi kamoto. Siyempre, panghanap buhay natin. Ayan kamoto. Diba? Hindi kailangan ng gasolina. Hindi totoo yan. Hindi ba? Malinis na. Pag set up ka mo to, yan. Ayan ka mo to, ganito ang posisyon niya. Pag ibabalik. Ayan. So hindi siya ganito. Ang magkabalik tayo ka mo to. Ayan. Ito yung kumakaskas sa tuwing bubuksan natin. So umiipit to dito. Ayan, ito mo yun sa mga level na yan. Diyan umiipit yung ayan, yung pinaka last, yung pinaka ano, dulo na spring. Kaya minsan, ang maganit or parang pumipigil siya yan. Ang ganyan o. So yan, continuous nyo lang yan kasi spray lang naman yan. The same time, may langis yan. So hindi yan
basta masisira. Kasi dudulas at dudulas pa rin yan. Ayan. Ayan. Akala nila, sa iba lalo pang mga baguan, unang bukas, masikip yan. Yan kasi spring kasi yan, bumipigil kamoto. So, ang technique dyan, tuloy-tuloy nyo lang. Ayan, tuloy-tuloy nyo lang. Counterclockwise, ang pagbukas. Kasi umiipit lang naman itong pinakadulo niya. Ayan, dito. Ayan, nakita nyo may mga marking na yan. Ayan. Diyan lang naman yan, umiipit. Ayan, sumasabit-sabit lang yan dyan. Ayan, tumutunog. Ayan. Ha? Lalagyan. Basahan din lang. Ayan, kamoto, malinis na. Wow! Ang bigat! Ayan, pwede natin ibalik yung oil filter. Ayan, magbalik kamoto. Ayan, ganito yung posisyon niya. At i-push ng konti at clockwise, hihitin ng clockwise. Ayan, gamitin natin ng ayan, mas madali 17 na socket range na may extension. Ayan, kailangan may extension para madaling madukot. Ayan. Yung moto, alalay din lang kapag naghihigpit. Kasi ito, humihigpit ito kamoto dahil meron siyang o-ring. O-ring na ay nagpapahigpit sa kanya. So, hindi kailangan masyadong ganun kasikip. Kasi iwas din lost thread. Ayan kamoto. Ayan kamoto, kung nag-chainsaw kayo, pwede na kayo magsalin. Kapag nalilis nyo na to. Ayan lang, ganito na lang kamoto. At sana yung nabigyan ko kayo ng konting idea regarding sa mga ganitong maintenance sa motor, lalo sa scooter na medyo maselans kapag dating sa chainsaw oil. Kailangan maagapan lagi. Ayan kamoto, ito sa mga kailangan natin buksan bukod dun sa pinaka-drain plug. Na kailangan natin linisan din paminsan-minsan at dapat ma-check yung pinaka-schedule natin na pag-chainsaw oil. Yan kamoto, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood and God bless.